Good afternoon po sa ating lahat. So ngayon, ano guys, 36 days old na tanim natin na ampalaya. Ayan, ano ba yung ginawa natin? Ano ba yung mga in-apply natin, ano guys, para maging maganda yung ating tanim? So, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, ano po, subscribe na po kayo. And, pakiclick na rin po yung notification bell para lagi po kayong ma-update sa mga video po na ating gagawin. Ano guys? So, yung mga past video ko, ano guys? More on ano to? More on ampalaya. Paano yung pag-aalaga? Proper pag-aalaga natin sa ating alaga na ampalaya. So, complete guides yon guys, sa mga beginners. Kaya, kung bago pa lang po kayo, ano guys, at nagustuhan po ninyo yung aking mga video, paki-like na rin po. And, subscribe na rin po kayo, ano guys. So, ayun, sasabihin ko sa inyo, ano yung ginamit natin, ano po, sa ating ampalaya, kung bakit naging ganito po kaganda yung kalalabasan ng ating ampalaya. So, yun lang guys, samahan nyo ako. And abangan ninyo yung mga video pa na aking gagawin. Ano guys, yung gagawin natin ngayon is ano, magpapakain tayo. So, yun lang. Subaybayan nyo lang yung aking video hanggang matapos. Guys, ano ba yung ano ginagamit natin? Ano po? Sa pag-maintain natin ng ating tanim na ampalaya. Ayan. Masukal na guys. Masukal na yung damo. So, ayan. Di kasi tayo makapag-araro. Ayan guys, ano yung ginagawa natin? Ano yung ina-apply natin? Bakit naging maganda, naging mabulas yung ating tanim? So, ipapakita ko sa inyo guys. Ayan. So, yara. Bakit ano? Bakit yara? Ano guys? Mula nung start hanggang ngayon, yun lang yung ginamit ko. Ayan, yara po. Yara ni Trabor. Saka Unique 16. So, upon observation, ano guys, itong ano, itong yara is napaka ganda po sa mga gulay. Ano guys, napaka ganda gamitin. So, guys, wala tayong ano dito. Ano guys, wala tayong bayad kay ano, kay yara. Ayan. Sinasabi lang natin, sinishare lang natin sa inyo kung ano yung ginagamit natin, ano yung sikreto natin or ginamit natin, bakit naging malusog yung ating ano, tanim na ampalaya. So yun lang, gumamit lang tayo ng yara. Ayan, nung una maliliit pa sila, gamit tayo ng Nitrabor lang. Then sumunod, gumamit na tayo ng, dinagdagan na natin ng Unique 16. Anyway, ano naman guys, dun sa video ko, andun yung complete ano guide, hanapin nyo lang. Ano guys, so ngayon, mag-a-apply tayo ng abono. So ang ginawa natin, ito, tatlong lata ng Unique 16. Sa isang timbang tubig, 16 liters. Tapos, dalawang lata ng Nitrabor sa tatlong, sa isang 16 liters na tubig. Yun po yung, ano, yun yung mixing natin, yung rate natin. Ano guys, medyo binawasan natin yung Nitrabor kasi, ano, maganda naman, mabulas naman yung paglaki ng ating tanim. Ayan, yan, tutunawin lang natin yan guys sa tubig. So, drenching tayo. Nung maulan, ang ginawa natin is
ano tayo, direct tayo, hindi tayo nag-drench. Pero ngayon, okay naman yung panahon, hindi gaanong maulan. Although, panay ang ulan dito, pero hindi siya ganun kalakas. Ano guys, hindi kagaya noon na halos isang buwan, tuloy-tuloy yung pag-ulan. So, ganyan lang yung ginagawa natin. Sekreto ko lang, ito, si Yara. So, baka sabihin ninyo, pinabayaran tayo ni Yara. Hindi po. Pero sana bayaran tayo, ano guys. Para ano, ano naman, magkapera tayo. Hindi, ano po, ano lang, recommend ko lang sa inyo. Napakagandang gamitin itong si Yara pagdating sa tanim na mga gulay. Ayan, tested ko na yan guys. And makikita nyo naman yung bulas ng ating halaman. Ayan, pakita ko sa inyo. Di po ako gumamit dito ng ibang fertilizer. Bukod sa ano, gumamit din tayo ng organic fertilizer. Ayan, tignan nyo po. Ayan. Then, yung kanilang mga talbos. Ayan, ang tataba. Ano guys? Ayan, then palabas na yung kanilang mga bunga. Yun lang guys, ang gagawin lang natin dyan. Tutukan nyo lang ako. Ano guys, hanggang matapos yung video para makita ninyo 36 days old paano yung pagpapakain natin. So weekly guys, nagpapakain tayo. Ano guys, nagpapakain tayo dito sa ating mga tanim na ampalaya. Ayan, so ayan, malapit na siyang ano guys, magbunga. Hoping na tuloy-tuloy, wala tayong makikita na pamamarako sa ating tanim. So, yun lang. Subaybayan nyo lang ako, guys, hanggang matapos. Then, ngayon, nag-adjust tayo. Ginawa natin, naglagay tayo ng mga butas dito, saka dito. Diyan na tayo maglalagay ng pagkain. Ayan, kasi yung mga ugat nila, nakalayo na dito sa kanilang puno. So, dito, may mga ugat na yan, guys. Ayan, ayan, may mga ugat yan, guys. So, yun. Kaya, adjustment tayo sa pagpapakain. Di na tayo dun sa kanyang puno. Yun guys, samahan nyo muli ako guys. Ayan, parehas pa rin yung gagawin natin. Tutunawin pa rin natin yung abono. Ano guys? Ayan. Ganun pa rin. Kagaya nung una. May pakita ko na to sa video nung una guys. Ayan. Okay. Ayan. Tutunawin lang natin siya sa 16 liters na tubig. Ano guys? Ayan. Ganun lang yung ginagawa ko para mabilis tunawin. Pero yung iba ginagawa nila, binababad nila. Pero sa akin, hindi na. Then, yung iba pag nagtitimpla sila per drum. Kung magtimpla sila. Ayan. Pero tayo kasi, ano lang, tinitimba-timba lang natin para ano, hindi masayang kung sosobra, hindi siya sosobra. Ano guys? Ayan. Kasi ngayon, ang mahal ng ano, ng abono. Saka, lagi natin drainage, tinutunaw sa tubig para ano, medyo makatipid siya. Ano guys, then mas mabilis na ano yung ano pagkatunaw ng abono sa lupa. Hindi kagaya nung ano, hindi kagaya nung direct na ilalagay mo siya, ihuhukay mo siya dun sa ano sa lupa. Hindi pa siya matutunaw kaagad. Ito ano, tunaw na kaagad. Ayan guys, ganun lang naman yung ginagawa natin sa
ating tanim. Ayan. So, ganun lang. Then, meron tayong ano guys, sukatan. Ayan, eto. Try ko nang i-ano to guys. Mamaya guys, ano, ililibot ko kayo sa ano, sa tanim natin. Kung gaano siya, kung gaano ka-effective yung ginagawa natin dito sa ating mga tanim. Ayan. So, ang ginagawa lang natin, parehas lang din. Medyo nagdagdag lang tayo kasi dati sa puno lang eh. Ngayon, dito na sa side. Ayan. So, mas marami na ngayon. Hindi kagaya nun sa ano lang, puno lang. Ayan guys. Oh. Ganun lang. Ganun lang yung adjustment na ginawa natin, ano guys, sa pagpapakain natin dito sa ating palaya. Ayan o. Diba? Ayan. Iwasan natin na ano, malagyan yung kanyang dahon. Ayan guys. Ganun lang. Ayan o. Diba? Simple lang guys. Ayan. Kung may pupunta man dun sa kanyang puno, okay lang yon. At least dito sa side. Nakaabot na dun yung ating abono. Ayan guys o. Ayan. Ito yung ginawa natin kahapon. Nasa ano naman yan guys, nasa video naman natin. Ayan o, dami pang hindi na pruning guys, pang ulam. Ayan. Ayan, ganun lang yung ginagawa natin guys, na pagpapakain dito sa ating palaya. Ganun lang din yung adjustment na ginawa natin. Ano guys? Ayan. Pero ano naman guys, ano, maraming style. Yun nga po, sinasabi ko, marami tayong style sa pagpapakain. Sa inyo yan guys, kung ano yung gusto ninyong gayahin. Pero sa akin, ito yung ano, mga adjustment na ginagawa ko sa ating tanim. Depende sa pangangailangan ng ating tanim. Ano guys? Kasi going yung pagpapalaki natin dito sa ating mga tanim. Kaya ito din yung adjustment na ginawa ko. Ano guys? Hello guys. Tapos na tayong ano, maglagay ng fertilizer. So every week nag-aano din tayo, nag-spray tayo. So 'yun. Sabay sa ano. Oras natin is 5:44 ng hapon. Ito yung time, oras na maganda. Ano guys, para mag-spray. So, ang spray natin is ito, Perfectione. Ayan. Then, gold. Ano guys? Tapos, fungicide na fungo free. So, ang ano nito, active ingredient nito is mancozeb. Ano guys? Then, mag-ano na rin tayo ng foliar, which is kelpak. Ano guys? Ayan. So, yun lang guys. Samahan nyo ako. So, ang diskarte sa ano,
pag-i-spray is ano, yung mga ganitong oras. Bakit guys? 4 to pataas, kahit gabi, okay lang. Para ano guys, malamig sa ano, sa tanim, yung ating gamot. Halimbawa, medyo ano, mainit sa gamot yung ano natin, yung in-spray natin pag gabi, maganda. Ano guys, saka isa pang tip is ano guys, pagkagabi yung mga uod, ano guys, nandyan na sila, nakaakyat na sila, ano guys, ibig sabihin nasa puno na sila. So yan yung time na kumakain yung mga ano, mga uod, saka yung mga insekto. Yan yung time na nandyan sila para mangitlog. So yan, yan guys, ganyan lang tayo mag-spray. Ayan. So yan. Ayan guys. Ayan. Yan yung time na ano natin, pag-spray natin. Saka kagandahan guys, pagka ganitong oras, halimbawa nag-spray tayo ng full yard, ano guys, ano, nakabukas yung ano, istumata ng mga tanim dun sa dahon. Ayan. So kailangan lahat ng part ng tanim is ma-sprayhan, ano guys. Ayan. Para ma-maintain natin yung makontrol natin yung mga ano, insekto na pwedeng sumira sa ating mga tanim. So ako guys, karaniwan every week ako nag-i-spray ng insecticide. Then ang full year, ano guys, yung kill pack, dalawang beses lang ako nag-a-apply nun. Ano guys, dalawang beses ko lang ina-apply yung kill pack. Pero ang pagitan is 1 week. So last week nag-apply ako nun. Tapos 1 week ulit ngayon, apply ako din. Titigil ko na siya. Babaguhin ko yung full year ko. Ano guys, so ganun lang yung ginagawa ko. Ayan. So ayan, kumpleto na yan. Kahit hindi ko na yan pupuntahan bukas, ano guys, is kampante na ako. Pero syempre ngayon kailangan natin siyang tutukan, dahil yung mga talbos niya is ano, ma-control natin yung pupuntahan nila para maganda yung spread nung talbos papunta sa taas at saka dito sa side. Ayan. Ayan guys, oh. Daming ano, ang daming mga talbos. Tapos yung mga ano, oh, ang dami ng mga insekto. So kung hindi natin 'to naagapan ngayon, yung magdamag, maraming ano yan, pwedeng gawin sa ating mga tanim. Lalo na at ano guys, ayun no, ano na sila, palabas na yung mga bulaklak. Ayan. So ganun lang. Ayan. Ayan guys. So ganun lang yung ginagawa natin. Every week nag-spray tayo. Depende yan guys sa ano, sa nakikita natin, namo-monitor natin sa ating mga tanim. Kung may mga nakikita tayong mga insekto, anytime pwede tayong mag-spray. Pero syempre pagka-harvest na, ano, timing na lang sa pag-spray. Pagkatapos ng harvest dapat makapag-spray ka kaagad para hindi makapenetrate yung mga ano, mga insekto sa tanim, and makahabol yung pag harvest mo ng kanilang mga bunga para ano, maging safe yung ibebenta natin, yung quality ng ating
mga tanim, mga bunga na ibebenta natin para maging safe naman sa mga ano guys, mamimili. So yun lang guys, sa mga hindi pa po naka-subscribe guys, subscribe na tayo para lagi po kayong ma-update ano guys, sa mga video na aking gagawin. So yun lang guys, God bless po sa ating lahat. Maraming salamat po ano guys, sa mga sumusuporta sa aking ayan, channel. God bless po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. Ano guys, padilim na.